Magsitayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakban. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sanyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakban. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo't laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at sa lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamong, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari, nilikha nga niya ang lahat ng ito. At siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin.
Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Maging maamo, umiilap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Binigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itingangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat. Salita mo akitin, ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, may mga Pariseo
at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa parang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang, tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila na hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa parang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos na may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina at ang magsalita na masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama at ina, anumang may tutulong ko sa inyo ay kurban, alalalong bagay inihahain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, winawalang kabuluhan ninyo ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo mo ng lahat. Tayong mga Pilipino, ay maganda umaga po muna, lalo-lalo na sa ating mga nanonood sa Facebook Live, TV Maria, Twitter, at sa YouTube. Sa mga kababayan natin na sa ibang bansa rin, napatuloy natin silang pinagdarasal dito sa simbahan ng Quiapo. Maganda umaga sa ating lahat. Tayong lahat o tayong mga Pilipino, naririnig natin yung salitang huwag kang pakitang tao. Pag sinabing pakitang tao, alam natin na ito'y pagkukunwari. Mabuti ka lang kapag may nakatingin. Maayos ka lang pag may nakatingin. Gumagawa ka lang ng mabuti o tumutulong ka kasi may nakatingin at pupurihin ka. Marami tayong salita na ganyan. Pakitang tao. Pakitang tao ang tinuturing ngayon sa mga Pariseo at eskriba. Sinusunod nila ang mga batas, ngunit wala sa puso nila ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya tama na linisin natin ang lahat ng gagamitin natin. Laban ang damit natin, hugasan ang kakainan natin, ngunit kailangan nating mas hugasan at linisin ang mga puso at kaluluwa natin. Kaya nga dito sa Quiapo, lagi may kumpisalan na kung saan tinatawag tayo ng Diyos na linisin ang ating mga puso. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Propeta Isayas? Narinig nyo, ang pagsamba, pagsisimba, ibig sabihin, mananalangin ng aking bayan,
ay galing lang sa kanilang bibig. Kaya hindi tayo po pwedeng magsimba kung ang puso natin ay may tinatagong hinanakit. Di tayo pwede magsimba o manalangin at maging tunay sa harap ng Diyos kung nagkukubli naman tayo sa mga maling gawa. Tinatawag niya tayong maging makatotohanan nang sa gayon ang pagdarasal natin, pagpupuri natin ay hindi lang nanggagaling sa bibig natin, kundi galing sa puso natin. Ito yung hamon niya sa atin, maging totoong tao. Huwag pakitang tao. Dahil pagpakitang tao, kapraso lang ang napapakita mo kung sino't ano ka talaga. Ang hamon niya sa atin, maging totoo. Ang pong Jesus Nazareno, hindi pakitang Diyos. Lagi siyang Diyos. Lagi niyang pinakikita ang Diyos. Ulitin ko. Tayo, hinahamon, huwag pakitang tao. Nais ni Jesus Nazareno, tayo ay laging maging tao. Si Jesus Nazareno, hindi pakitang Diyos. Lagi niyang pinapakita ang Diyos, ang pagiging Diyos niya. Hindi siya nagpapakita ng kaprasong awa. Nakatulad ng tao, pagpakitan tao, konting mabuting gawa. Si Jesus Nazareno, tunay at lagi niyang pinapakita ang Diyos. Kaya lagi siyang may awa, lagi siyang nagpapala, lagi siyang umuunawa, lagi siyang nagmamahal. Hindi lang niya tayo minamahal o pinapatawad dahil nagsisisi tayo. Lagi niyang pinapakitang siya ay Diyos dahil lagi siyang nagpapatawad. Lagi siyang nagmamahal. Lagi siyang umuunawa. Lagi kanyang binibiyayaan. Hindi lang minsan. Hindi siya pakitang Diyos. Siya'y tunay na Diyos. At pinakikita niya lagi ang pagiging Diyos. Tayo. Hindi tayo plastic. Wala kang katabi na may tatakdyan ng orokan. Wala kang katabi na nakasulat sa kanyang likod made in China o made in Quiapo o made in Divisoria. Laman tayo. Tunay tayong tao. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na maging katulad niya. Laging pakita ang Diyos. Lagi ka maging mahabagin. Lagi ka maging maawain. Lagi ka maging matulungin. Hindi lang dahil pupurihan ka. Hindi lang dahil may nakakakita sa'yo. Lagi ka maging magalang. Lagi ka maging tapat. Hindi dahil may nakatingin sa'yo. Si Jesus Nazareno, ang modelo natin ng pagiging totoo. Lagi siyang Diyos sa atin. Lagi siyang nagpapatawad. Lagi siyang umuunawa. Lagi siyang nagpapala. Yan si Jesus Nazareno. Hindi pakitang Diyos. Ikaw din, hindi ka pakitang tao. Tunay kang tao. Kaya ka nga nasasaktan eh. Kasi tunay kang tao. Eh bakit mo gagawing unti-unti ang pagpapakita mo ng tunay kang tao? Bakit hindi mo pakita lagi na ikaw ay tao? At dahil lagi tayong tao, lagi natin kayang gawin ang inuutos sa atin ng Diyos. Ang magmahal, magbigay, tumulong, magbahagi, magpatawad, gumalang, huwag manloko, maging tapat. Kaya natin yun. Kayang-kaya natin. Pero bakit ang bilis natin mas sa kasalanan sumasalig? Mas mabilis kang magpakita ng galit. Mas mabilis kang magpakita ng selos. Bakit mas mabilis kang magduda? Bakit mas mabilis kang magdamot? Bakit mas mabilis kang magsinungaling? E tao ka. At ang tao, nawangis ng Diyos. Narinig niyo ang unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Nilikha ng Diyos ang tao. Wangis siya ng tao. Dapat mas mabilis kang magpatawad. Mas mabilis kang umunawa. Mas mabilis kang maging tapat. Mas mabilis kang magpasensya. Mas mabilis kang magsabi ng totoo. Bakit ang bilis-bilis natin sa negatibong bagay? Ang bilis mong gumawa ng hindi tama. Bakit ang bagal mo sa paggawa ng tama? Sino ka ba? Unang pagbasa, nilikha ka ng Diyos. Wangis ka niya. Meron ba kayong katabi rito na merong sungay? Wala. Meron ba kayong katabing may buntot na binawagayway dyan? Wala. Dahil hindi ka wangis ng kasamaan. Ni hindi ka wangis ng diablo. Ikaw ay wangis ni Jesus Nazareno. Siya'y tunay na Diyos at lagi niyang pinapakita ang pagiging Diyos. Ikaw ay tunay na tao. Tayo ay tunay na tao. Lagi nating ipakita ang pagiging tunay na tao. Huwag kang pakitan tao, kundi lagi kang maging tao. Huwag mong tipirin ang pagiging tao mo. Gawin mo kung ano ang tao, wangis ng Diyos. Kaya ngayong umaga, masarap tignan sa dambana natin ang poong ni Jesus Nazareno. Napakasarap niyang tignan. Bakit? Tunay siyang Diyos. Hindi nagsasawa. Laging nagpapatawad. Laging umuunawa. Laging nagpapala. Laging nagpapasensya. Laging dumidinig sa panalangin natin. Kaya ang sarap niyang tignan. Nakikita niyo ba siya? Tinitignan niyo ba siya? Nakikita niyo ba kung sino siya? Siya yung Diyos na laging Diyos. Hindi nagpapakitang Diyos lang, kundi lagi niyang pinapakita ang pagiging Diyos. Sana tayong tao, ako at ikaw, huwag tayong pakitang tao lamang. Lagi nating pakita na tayo ay tao, wangis ng Diyos. Masarap tignan ang poong Jesus Nazareno. Ang sarap niyan tunghayan sa altar. Lagi siyang Diyos sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang itutugon po natin, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang siguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso
sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Makalangit na Ama, lighain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito'y aming mapagsaluan bilang pakikinabang sa buhay mo magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan. Kinalugod mong likayin ang sanlibutan na iyong pinagbabago't dinarangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ng mga banal na mong kapiling lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Kapayapaan, pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus ang Nazareno, ang Kordero ng Diyos, ang laging nag-aalis ng ating kasalanan, ang tunay na Diyos na nagpapatawad at nagmamahal. Mapalad tayo ngayong tinawag na maging tunay sa Kanyang harapan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagdurusaman ng iyong kalis, kapanatili.
announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatagong mga lumang palaspas, noong mga nakaraang taon ay maaari po ninyong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inumin pagkakaisang ibinigay, kami ni loob mo makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.